Gilas Pilipinas, tinalo ang Magnolia sa isang tune-up game kanina sa Miralco Gym. Pero bago natin pag-usapan yan, ay huwag po natin kalimutang mag-like at subscribe sa ating channel. Nagkaroon nga ng tune-up game ang Gilas Pilipinas at Magnolia kanina sa Miralco Gym, kung saan panalo nga ang Gilas kontra sa undefeated sa kasalukuyang PBA on tour na Magnolia Hotshots sa final score na 93-77. Wala nga naging footage sa nasabing laro dahil isa itong closed-door tune-up game. Pero ayon sa naging article ng spin.ph ay naging mabagal ang simula ng Gilas Pilipinas at nagsimula daw na malaki ang kanilang kalamangan sa second quarter ng laro sa pangunguna nga ni Bobby Ray Parks na uminit sa 3-point line. Naging maganda din daw ang pinakita ni AJ EDU at RHENZ ABANDO kung saan tinulungan nila ang Gilas na masustain ang kanilang kalamangan. Aminado naman si Coach Shot na disappointed daw siya sa naging simula ng Gilas kontra Magnolia. Pero agad din naman daw silang naka-adjust at pinuri din niya ang kanilang second unit sa pangunguna nga ni RHENZ at EDU kung saan nagbigay daw sila ng malaking energy sa laro. Pero masaya naman si Coach Shot sa kanilang panalo at tinambakan pa nila ito. May mga times daw na maganda ang kanilang pinapakita sa opensa at depensa, pero kailangan lang daw nila masustain ito ng matagal. Ayon naman sa Magnolia veteran point guard na si Mark Baroka, na naging game changer daw sa kanilang tune-up game sa Gilas kanina ay ang kanilang outside shooting, kung saan nahirapan daw silang depensahan ito, dahilan para lumaki ang kalamangan ng Gilas. Galing nga ang Magnolia sa isang 11-game winning streak sa PBA on tour kung saan wala silang talo dito. Naipanalo nga ng Gilas ang dalawa nilang tune-up game kung saan ang unang nga nilang nakalaban ay ang Ateneo sa final score na 86-81. Sinabi ni Coach Shot na huling tune-up game na daw nila itong sa Magnolia dahil sa Tuesday nga ay aalis na sila papuntang China para mag-participate sa isang packet tournament doon kalaban ng iba't ibang national teams na maglalaro din sa World Cup. Inaasahan nga ng Gilas na makakalaro dito si Kai Soto at Jordan Clarkson. Pero ayon nga sa kampo ni Kai Soto ay kailangan daw muna niya ng 2 weeks na pahinga at ikinagalit naman ito ni Coach Chot dahil ilang araw na lang nga ay paalis na sila ng bansa. Si Jordan Clarkson naman nga ay inaasahang makakasama ng Gilas sa August 8 kung saan ito nga ang kanilang napag-usapan at magkakaroon lamang ng 3 weeks preparation si Clarkson. Yun lamang po para sa video ng ito. Huwag po nating kalimutang mag-like at subscribe sa ating channel.